ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang magkatipon ang libu-libong tao hanggang magkatapakan na sila, sinimulang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo na walang iba kundi ang pagkukunwari. Walang tinatakpan na hindi mabubunyag, walang natatago na hindi malalaman. Kaya naman ang sinabi niyo sa dilim, sa liwanag maririnig, at ang ibinulong niyo sa mga kwarto, sa bubungan ipahahayag. Sinasabi ko naman ito sa inyo na mga kaibigan ko, huwag niyong kakatakutan ang mga nakapapatay sa katawan at wala nang magagawang anuman. Ituturo ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Matakot kayo sa may kapangyarihang pumatay at may kapangyarihang pang magbulid sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, ito ang katakutan niyo. Hindi ba't ipinagbibili ng 2 pera ang 5 maya? Ngunit isa man sa kanila'y di nalilimutan sa paningin ng Diyos. Bilang na pati ang lahat ng buhok sa inyong ulo. Huwag kayong matakot, mas mahalaga pa kayo kaysa maraming maya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Walang tinatakpan na hindi mabubunyag, walang natatago na hindi malalaman. Nagdalang habag si Jesus sa mga libu-libong tao na sumusunod sa kanya at sa kanyang mga alagad. Nasasaktan nila ang isa't isa dahil natatapakan nila ang kanilang kapwa dahil sa makapal na bilang ng mga tao. Nabanaagan ni Jesus sa malaking pulutong ng mga tao ang hinaharap para sa kanyang mga alagad. Dudumugin sila ng maraming tao kaya't kailangan niyang hubugin sila na maging mga pinunong lingkod na namumukod sa karaniwan. Binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na iwasan ang libadura ng mga Pariseo. Tinutukoy dito ni Jesus ang pagkukunwaring umuusbong sa mga Pariseo. Naging mga dalubhasal sila sa pagpapanggap, inihaharap ang magandang anyo habang taglay ang masamang kalooban. Tiniyak ni Jesus sa kanyang mga alagad na maririnig ng Diyos ang lahat ng anumang ibinubulong sa lihim. Ilalantad niya sa liwanag ang lahat ng ikinukubli sa dilim. Habang ikinukubli ng mga Pariseo ang katotohanan, nananatiling tapat at totoo ang Diyos na ibubunyag niya ang lahat ng bagay. Kaya, pinagbilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad na tupdin ang katotohanang hatid niya. Aalalahanin ng mga alagad ang tagubiling ito ni Jesus sa kanilang susuunging mga pag-uusig sa hinaharap. Hindi sila dapat manghina sa kanilang pananampalataya dahil tinitiyak ni Jesus sa kanila ang kanyang paggabay at pag-iingat. Pagsasagawa. Huwag kang matakot pagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin.